Hello na guys, so ito na nga yung tutorial, no? Quick tutorial lang to, no? Ito yung pinaka-technical na talaga. So kung umabot kayo sa punto ng video na to, swerte ninyo kasi malalaman nyo kung paano talaga mas manalo sa copy trading, okay? So punta kayo ng copy trade, wait. Punta kayo ng copy trade dito. And then, ang pinaka-kinukuha ko talaga guys is si Owens, okay? Si Owens tapos yung top 5, okay? Yun lang, okay? Huwag na kayong kukuha ng iba, okay? Kaso yun nga lang, puno sila. So, aabangan ko muna si Owens, pero kapag mamaya-maya, hindi pa GC Owens, no, kukunin ko na to si Closed Week. Kasi guys, si Owens talaga sobrang solid niya. Pero again guys, ang inaano ko lang ay $10 a day. Okay, $10 lang yung tawag dun, kinaka-copy trade ko, no. And pwede nyo naman siyang manually close. Kumbaga, kung nagtitake profit na, hindi ayaw pang maganda na yung pasok, no, or entry ni na kung sino mang trader niyo, pwede niyo naman siyang manually close para di kayo matalo. So yun lang, very quick video lang to, no. So again guys, top 5, okay, top 5. Pag wala sa top 5, huwag muna, okay? Chill muna kayo. Okay? Ganun lang. So yung top 6 to top 10 medyo alanganin na ako diyan eh. Pero yeah, kung makukuha niyo si Owens na, mas mataas yung chance niyo. Pero natatalo pa rin to, guys, ha. So not a financial advice, of course. Again, only invest what you can afford to lose. Ako $10 a day lang ginagawa ko. So yun lang. Snipe-snipe lang kayo sa top 5, buya. Hello, ako nga pala si Reverse, guys. So guys, ngayon panibagong video na naman na itong video natin ngayon is about ito nga guys, itong ating bago, no? Pinakabagong lineup right now. And hopefully, paabot natin to ng challenger. So i-explain ko sa inyo yung cards niya and yung gameplay papakita ko rin. Pero bago yan, syempre guys, congratulations nga pala kay I Am Paul Dash. Ano yun? Dash yun. Basta I Am Paul BYAC. Ayan, nakikita nyo naman. Siya yung nanalo ng ating 1,000 SLP. Okay? Siya yung nanalo ng ating 1,000 SLP. So, huwag kayo mag-alala para doon sa mga hindi pa nananalo. Okay? Para sa mga hindi pa nananalo, meron tayong post sa Twitter. Okay, so pwede nyo yung i-follow and then i-retweet nyo yung post ko na yun. Okay, basta yun yung pinaka-latest, no? Sa kung paano manalo naman ng 1 Axie. Okay, so this time around guys, no, apat yung ipapamigay natin. So meron na tayong winner ng 1,000 SLP. Now, para naman dun sa mananalo ng 1 Axie, kailangan i-check yung tweet ko, latest tweet ko syempre. Tapos, no excuse, tawag doon, pabuti nyo itong video natin ng 50 likes, okay? Pabuti nyo itong video natin ng 50 likes. And syempre, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. And kung interested kayo na bumili ng mga Axies, I suggest guys na gamitin ninyo yung Lunation code natin na CoachRev, all caps, walang space. Punta kayo ng, tawag doon, profile ninyo, account settings. Tapos i-type nyo doon, CoachRev, all caps, walang space. Ayan. So, ito na nga guys. Pupunta na tayo dito, no? So, shoutout again kay I Am Paul BYAC. Congratulations. So, ano lang yan guys. Sa random ko lang siya na pinili. So, ito guys. Kung mapapansin nyo dito, ito yung lineup natin. Ayan. Wait lang. Di ko kasi alam pag pinos na. Wait. Pause natin. Ayan. So, mapapansin nyo dito, ito yung ating backdoor. Okay. Yung backdoor natin is full of, tawag dun, full of rage. Ayan, naka Mask of Frenzy, naka Little Branch, tapos naka Shiba, tapos naka Believer. Ayan. And then dito naman sa mid lane natin guys, is meron tayo dito na energy gain. So Coach Rev, bakit pinanggigit na mo yung may energy gain? Kasi mas maganda na sa late game, full attack cards meron ka. Tapos sobrang solid na rin naman kasi ng damage nito. Kita nyo, especially if may stock pa ng rage yan. So, ito, meron tayong confident, no? Maganda yan, pampabilis ng rage. Tapos, meron ding little branch. Tapos, nilagyan natin ng little piece. Or ng Mask of Frenzy, little piece. And then, dito, Shiba. Tapos, Arco para sa mga healing. Tapos, Nutcracker na rin para sa late game. If ever na makunat yung healing galing na kalaban natin. So, mapapansin nyo dito, kalaban natin ay Dragon 2, no? Dragon 2 siya. Tayo Dragon 3 lang kasi ito kakagamit ko lang. Kakagamit ko lang ng lineup na to, guys. Okay, meaning na talagang fresh na fresh pa siya. So pero we still managed to pull it off. Actually pangit pa nga, guys, yung bunot natin diyan, eh. Yung mapapansin nyo, first attack natin or first turn natin ay wala tayong masyadong nakuhang
rage, 'di ba? Wala tayo na stock na rage kasi guys, kailangan mag-stock yung rage natin for only energy purposes. Yan, so mapapansin niyo nakakuha agad siya ng momentum, 'di ba? Nakakuha siya ng little branch, tapos nakakuha din siya ata ng confident kung 'di ako nagkakamali. Ayan, tapos pero sinmerte naman tayo dito sa Shiba natin. So dun sa Shiba natin dahil naka Mask of Frenzy pa yan, nadagdagan ng 5 rage kaagad itong ating mga axis. Ayan. So dito mapapatay niya agad guys yung ating front lane in which na talaga namang nagbigay sa kanya ng momentum, no? Sabi ko dito ay parang alanganin ata, parang di ata kaya. Pero luckily guys, ayun nagkaroon tayo ng confident. Tapos nilagyan natin ng little branch. Tapos sakto magpo-fury siya. Tatama ngayon yung Ronin. Ayun, no, tumama nga yung Ronin. And then after tumama ng Ronin, nandun na, nagkaroon na ng turn around dito sa ating gameplay, no. So magkakaroon siya ng stack, no. Ang napansin ko dito sa kalaban natin, kulang siya sa momentum in terms of rage. Kapag sinabi kasi guys na full rage, actually itong rage team natin, hindi pa to talaga sobrang yung pinaka-solid eh. Kumbaga, goods siya pero hindi ko pa masasabi na sobrang goods niya. Okay, so ayan, nag-ano na naman tayo, nag-fury mode na naman tayo, ang sakit. And then game changer yung Goda na yan guys. Okay, so makikita yung mamaya. So mapapansin nyo, meron tayong Goda para late game, 2 energy lang siya. So yan, kung mapapansin nyo, ayun, kaya siya sumurrender agad. Kasi nga, saktong bunot niya, Goda. Kasi guys, kapag dalawang card na ng kalaban mo yung natira, or dalawang card na lang ng kalaban mo natira, GG na dun. So mapapansin nyo, diba? Sobrang solid nung Goda. Clutch gameplay siya na talagang mapapatilt na yung kalaban mo na, sayang naman. Ang ganda ng early niya, eh, diba? Ang ganda ng early niya, ang ganda ng momentum na naibigay sa kanya, pero hindi niya na-sustain. Bakit hindi niya na-sustain? Kulang kasi siya sa tawag doon, damage nga, kumbaga. Okay? Kasi, dalawang pangolin. Guys, ang ano kasi dito, kapag nagdalawang pangolin ka, make sure na meron ka talagang pure rage lineup, kagaya ng ginawa natin. So, mapapansin nyo dito, ayan, so, almost gamit na gamit din talaga tong ating mga cards. So, mapapansin nyo, gamit na gamit tong potential points natin. Dito rin, gamit na gamit yung potential points natin. Pero, yun nga guys, hindi mo sinasabing wala nang counter dito or ito na yung king of the hill, no? Pero, meron pa rin counter, but exciting siya gamitin. So, Coach Rev, magkano ba yung team na yan? So, ang team na to guys, is nagre-range siya ng up to 15,000 pesos. Hindi pa kasama yung tawag dun. Yung, ito, ano ba to? Mga runes and charms. Ayan. So, hindi pa kasali yung mga runes and charms. So, okay guys, anong masasabi nyo dito sa ating new lineup? Tatagal ba tong lineup natin sa leaderboard? Matatalo ba to? Mananerf ba to? Ano sa tingin ninyo? And kung interesado kayo na bumili ng gantong klase ng lineup, papakita ko sa inyo yung cards. Ayan, para magaya ninyo. Ayan. So, huwag nyo kalimutan guys. Okay, huwag nyo kalimutan na kapag bibili kayo ng mga Axie, gamitin nyo yung Coach Rev na Lunasian Code guys para mapaabot tayo sa top 50 na mga gumagamit ng Lunasian Code. Ayan. And also, meron tayong giveaway, di ba? So, punta kayo dun sa Twitter post natin. Yung Twitter post natin, yung pinaka-latest, ay ito yung nakapost nga itong video na to. Okay, tapos dun magko-comment uli kayo. I-retweet nyo yun. And meron dun instructions kung paano tawag dun, mananalo. Okay, so... Yeah, ayan. So, ito yung isa-isa, ah. Yan yung lineup. Yan yung ano, guys. Cards. Ayan, kung gusto yung gayahin. Diba? So, ayan. So, ayan, guys. Hanggang sa muli ako sa Reverse Guy. Like, comment, subscribe. Hopefully, nag-enjoy kayo. O, guys, nag-enjoy ako right now sa Fury Team or Rage Team, no? Kung tawagin. Very looking forward ako na may grind to hanggang tuktok. So, yan lang, guys. Buya. Hello no guys, so ito na nga yung tutorial, no, quick tutorial lang to, no, ito yung pinaka-technico na talaga. So kung umabot kayo sa punto ng video na to, swerte ninyo kasi palalaman nyo kung paano talaga mas manalo sa copy trading, okay? So punta kayo ng copy trade, wait, punta kayo ng copy trade dito. And then, ang pinaka-kinukuha ko talaga guys is si Owens, okay? Si Owens tapos yung top 5, okay? Yun lang, okay? Huwag na kayong kukuha ng iba, okay? Kaso yun nga lang puno sila. So, aabangan ko muna si Owens, pero kapag mamaya-maya, hindi pa
G si Owens. So, kukunin ko na to si Closed Week. Kasi guys, si Owens talaga sobrang solid niya. Pero again guys, ang inaano ko lang ay $10 a day. Okay, $10 lang yung tawag dun. Kinakopy trade ko, no? And pwede nyo naman siyang i-manually close. Kumbaga, kung nagte-take profit na yun, ayaw pang mag... maganda na yung pasok, no? Or entry ni... na kung sino mang trader niyo, pwede nyo naman siyang i-manually close para di kayo matalo. So, yun lang. Very quick video lang to, no? So, again, guys, top 5. Okay, top 5. Pag wala sa top 5, huwag muna. Okay? Chill muna kayo. Okay? Ganun lang. So, yung top 6 to top 10, medyo alanganin ako dyan, eh. Pero, yeah, kung makukuha nyo si Owens, no? Mas mataas yung chance nyo. Pero natatalo pa rin to guys ha. So not a financial advice of course. Again, only invest what you can afford to lose. Ako $10 a day lang ginagawa ko. So yun lang. Snipe snipe lang kayo sa top 5. Buya.